Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. I hope masaya pa rin po tayo. Hindi na masyadong mainit. At maya-maya po makakapakinig po kayo ng great preaching. Oh, meron po tayong mapapakinggan na guest speaker mamaya. Uunahan ko lamang po kahit na medyo sawa na kayo sa akin. Okay lang po ba na ako magsalita sa inyo ngayon? Alright, huwag na kayo magbukas ng Biblia. Tingin na lang kayo dito before we pray. Kasi nandito, sabi niyo, ito yung team natin. Sabay-sabay nating basahin. 2 Peter chapter 3 and verse 18. Begin. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Wow. Pero mo, pati mga bata, marunong na rin magbasa. Diba? Biyaya ng Panginoon na kayo ay natutong magbasa. No? Merong kasing edad nyo o kasing edad ko na hindi natutong magbasa. No? Kaya yan ay pagyamanin natin. No? Sa gabing ito, ang pag-uusapan natin is all about momentum of growth. So, dyan lang iikot yung ating pinag-uusapan kagabi. Nakapakinig tayo ng great preaching from Preacher Michael. No? Nakita natin, maliwanag yung kanyang illustration about momentum. And I hope meron tayong matatandaan. Natatandaan niyo po ba yung tinuro ni Sir Michael? Ano nga yun, number one? Ano? Continue. Pangalawa? Preach the word. Pangatlo? Hindi ko tuloy maintindihan eh. Ha? Yun, learn to fight. Diba? May ibig sabihin, may natatandaan kayo. Yun maganda sa mga may iksing phrase o isang may iksing vocabulary words, madaling tandaan. No? I hope hindi nyo lang natandaan, kundi ito ay nagkaroon kayo ng desire na ito ay apply. The most important thing from the Word of God is the application. The application of the Word of God is the most important thing in the life of every Christians. Amen? So, yan ang napakahalaga, napakahalaga sa buhay po natin. Alright, tayo po isang daling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa hapong ito na muli na naman po kami makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. Salamat po o Diyos sa inyong presensya. At ganun po sa presensya ng inyong mga anak sa oras na ito at ang aming mga first-time visitors. And we pray na patuloy po kami pungunahan, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng nilingkod. At kayo po, Panginoon Diyos, ang umabot sa pangangailangan ng bawat tao sa auditorium na ito sa hapong ito. O God, please, pinagtatagabilin po namin ang gawain ito. Naway, patuloy po namin kayong may taas, maluwalhati, at masamba po namin sa Espiritu at katotohanan. Medyo salamat po, Panginoon Diyos. Pangunahan mong kaming patuloy sa gawain ito sa hanggang sa matapos, Panginoon Diyos, hanggang sa makapakinig po kami ng main preaching mamaya, Panginoon Diyos, mula sa aming guest preacher. Patuloy pong pagpalain ang iyong mga salita at ito'y patuloy na lumago sa puso at isipan ng bawat isa. Huwag at maraming maraming salamat po. Mag-convict po kayo sa mga taong maliligtas at susunod, Panginoon Diyos, sa inyo sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Diyos, salamat po. Ibinabalik po namin ng buong kapurihan ang kaluwalhatian sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Pwede na pong upo. Huwag ko po kayong mag-alala, hindi po ako magsasalita ng matagal. 9:30 pa lang naman. Hindi aabot ako ng 5 minuto, tapos na po ito. Para makapagbigay daan tayo sa ating main speaker. Visiting preacher natin. Kaya,
Narinig niyo kagabi, dinify ni Brother Michael na Sir Michael about the momentum. Ang sumulat nito, maliwanag naman yan, si Peter. Sino si Peter? Huh? One of the apostles of the Lord Jesus Christ. Huh? Sa kanya ipinagtagubili ng Panginoon yung church at Jerusalem. No? Nung umakyat na sa ang Panginoong Jesucristo sa langit. Na sa kay Peter ay sabi niya pagpatuloy ang gawain, no? Sa kanya rin inireveal ng Panginoon kung sino siya, ang Panginoong Jesucristo mismo. No? So the very purpose of this letter of the Apostle Peter para sa mga Kristiyano, kasi sinulat niya to during the persecutions, no? Nagkaroon na ng great persecution sa Jerusalem at maraming Kristiyano ang na-discourage at napasok na ng mga false teachers ang Jerusalem church at yung mga Christian churches sa paligid ng Jerusalem, no? That's why the very purpose of this letter of the Apostle Peter is to confront them. To confront the people in their sins. To warn the Christians about their false teachers. May magkatabi pala akong outline dito. Sorry. And to exhort them to grow, no? And to exhort them to grow in their faith and in the knowledge of Christ, no? So, ang pinaka-purpose ni Peter ay i-warningan yung mga Kristiyano dun sa mga lobo, yung mga false teachers na pumasok sa churches, Baptist churches. Warningan sila na huwag silang pagpaloko. And exhort them, sila ay in-encourage ni Peter na lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya nga yung conclusion niya sa this book, ito'y katapusan ng kanyang letter, is, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So napakahalaga kaya yung ating team is momentum of growth. No? Dinefine na yan ni Sir Michael kagabi, momentum, it means strength or force gained by motion, yung tuloy-tuloy na paggalaw, no? Or ito din yung momentum means strength or force gained by motion or by series of events. Kanina nung isang nakaraang araw ay in-illustrate ko po sa inyo yung series of events na siyang mag-gain natin para tayo ay lumago. Makagain tayo ng strength at tayo lumago sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. So yung word momentum is synonymous siya sa word na boost or booster or stimulant, no? So kaya nga tayo, ang pag-uusapan natin ngayon is momentum of growth on soul winning, yung boosters para tayo ay mag soul winning, yung stimulant para tayo ay magpatuloy sa pagsusoul winning. Amen. So momentum of growth on soul winning or booster, o yung mag-i-stimulate sa atin para tayo ay magpatuloy sa pag-uakay ng kaluluwa. No, ang team natin for this year nandiyan na po sa likod. No? Be one and be the one in 2021 in strengthening our family first and foremost. Saan natin palalakasin? Sa soul winning, sa prayer, and giving. So ang sinasabi ko sa inyo ngayon, yung para magkaroon tayo, magpatuloy tayo sa soul winning,
Ang kinakailangan natin gawing stimulant o para magkaroon tayo ng momentum of growth, yung tuloy-tuloy sa paglago o tuloy-tuloy na paglago. No, ang kuhanin nating mga bagay mula sa revelation ng Panginoong Hesukristo sa Bible o sa salita ng Diyos, yun ang kuhanin natin para magpatuloy tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen. So kasi yun ang magpapalago sa atin sa larangan ng pagsusoul winning. Kung hindi ka pa man nagsusoul winning ngayon, learn from this passage na mga babasahin natin ngayon. Oh? Lumago po tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. At ang gawin nating booster or stimulant sa pag-aakay ng kaluluwa para magpatuloy tayo dito at patuloy tayong lumago, number one, the first thing that we need to do, kinakailangan nating makuha, no? Is the compassion. Number one is compassion. Tignan nyo. In Matthew chapter 9, familiar passage in the book of Matthew. Sorry, wala akong relo ah. Sabi ko, 30 minutes lang ako magsasalita. Baka masobrahan. Pasensya na po kayo, wala akong relo. Pwede ba akong makahiram ng relo dyan? Kasi hindi gumagalaw yung relo eh. Nangangailangan po yata yan ng donasyon ng battery. Hindi mabilhan eh. O tinatamad lang silang umakyat kasi mataas. Ayun, salamat ha. Nagkarilo pa ako tuloy. Biruin mo yan. Hindi ko kilala tong relo na to, pero alam ko original ito, mga ganitong relo. Ha? Alright. Yeah, in Matthew chapter 9, in verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nung nakita ng Panginoong Hesukristo yung mga tao na sumusunod sa Kanya, sunod ng sunod sa Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng compassion ang Panginoong Hesukristo at sabi niya, para silang mga sheep na walang shepherd. Ano ang ibig sabihin ng compassion? It means a sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. No, meron kang desire, hindi lang awa, kundi meron kang desire para siya, pagaanin yung buhay ng taong tinitignan mo. So, ganun yung nakita ng Panginoon sa mga tao. Nakakita siya ng mga tao na kailangan ng isang pastor o na magpapastor sa kanila. Amen? Kaya kung meron mang number one na stimulant, number one na booster tayo mga Kristiyano, is the compassion of the Lord Jesus Christ. Kuhanin natin yung puso ng Panginoon sa mga tao. Because if not, pag hindi natin nawin yung tao, they will go straight to hell. Kaya ganun na lang yung habag ng Panginoong Hesukristo sa tao. Tinitignan niya yung tao as soul, isang kaluluwa na pupunta sa impyerno pag hindi siya nakilala personally. Amen. Kaya nga inulit niya yan in Matthew and Mark chapter 6. Mark chapter 6. In verse 34. And Jesus, when he came out, so much people, and was moved with compassion toward them, because they were a sheep not having a shepherd. The same thing.
Inulit lang ni Mark yung nakita niya. Nakita ni Matthew. Sa Panginoong Hesukristo, yung compassion ng Panginoong Hesukristo sa mga tao. Nung nakita niya yung mga tao, ay parang nagwa-wander lang sa wilderness na walang direksyon. Kaya sabi niya, and he began to teach them many things. At nagpasimula siyang turuan yung mga tao ng maraming bagay. Kaya nakita ko dito, teachings is the language of compassion. Kung talagang naaawa ka sa tao, tuturuan mo yung tao. Hindi mo kokondenahin yung taong nagkakamali, kundi tuturuan mo siya kung paano hindi siya magkakamali. Amen? Amen. If we truly love, kung totoo tayong nagmamahal, tayo ay, ang kaakibat niyan ay design na magturo sa minamahal natin. Amen? Amen. Bakit pag hindi natin yan tinuruan, tuloy-tuloy lang sila sa paggawa ng mali? Kaya nga maraming kabataan ngayon na pasaway. Di ba? Amen? Amen? Parang hindi pa kayo kumbinsido sa sinasabi ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya maraming kabataan ngayon na pasaway. Amen. Dahil maraming Kristiyano na tamad magturo sa kabataan. Tamad mag-soul winning. They need the gospel. These young ones need the gospel. They need to get saved. We need to have compassion on them. Yun yung nakita ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kasi kung hindi nahabag ang Panginoon sa tao, kung hindi nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, kung hindi niya ibinigay yung kanyang buhay, kung hindi siya napako sa cross, kung hindi siya namatay at muling nabuhay, ang tao ay pupunta sa impyerno. At yun ang nakita niya. Na yun din ang dapat maging stimulant natin, yun yung maging booster natin para magkaroon tayo ng momentum of growth. Paglago sa pag-soul winning. Amen. Amen. Kaya nga sabi ko, kaya maraming pasaway. Tingnan mo yung mga bata ngayon. Kahit ngayon, tanungin ko kayo. Mga bata. Ha? Ang sabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord, for this is right. In Ephesians chapter 6, verse 1. And in verse 2, honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Amen. So ang command sa inyong mga anak ay sumunod sa inyong mga magulang. Amen. Amen. Ang tanong ko lang, sumusunod ka nga ba sa magulang mo? Ha? Ino-honor mo nga ba yung magulang mo? O nire-respeto mo ba yung magulang mo? Makinig. Ha? Kung sinusunod mo yung magulang mo at ikaw mo, sinasabi mo ngayon, masunurin po ako sa magulang ko, Pastor. Pwede mo bang pakitaas ang kamay mo? Taas. Yung masunurin sa magulang, taas ng kamay. Taas. Sige na. Please. Nakita niyo na yung mga bata maging nasa loob ng simbahan linggo after linggo, Thursday after Thursday, laging nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero sila pa rin ay masuwayin sa kanilang mga magulang. Paano na lang yung mga walang magulang sa church? Paano lang yung mga bata na walang church na ganito? Amen! Asan, paano sila susunod nung sila, wala naman sa kanilang nagtuturo, walang merong compassion sa kanila para magturo. Amen. Biruin mo sa dami ng kabataan, mga bata yan, but not even one. Wala kahit isang bata na makapagtaas ng kamay, ako po masunurin ako sa magulang ko. Kung meron man, sige, taas mong kamay mo.
Oh, kita mo, si JSM lang ang sinungaling. Hindi, pero yung batang ito mabait. Masabait dyan. Hindi ko lang alam pagdating sa bahay. Pero mabait yan, uutusan ng magulang. Nagtitinda ka sa murang edad niya, nagtitinda. Ha? Dadala pa yan ng paninda dito para makapagsimba lang. Ha? Pero kung masunurin to sa kanyang magulang ngayon, pero isang bagay lang hindi niya sinusunod sa kanyang magulang. Nung bata-bata pa siya rito. I mean, nung bagong dating siya rito. Kasi pinipigilan siya magsimba. Kasi nga, bata ka pa, huwag kang magsimba. Hindi pwede. Kasi ganun. Marami siyang katuwiran na sabi niya, ginagawa niya dito sa church. Amen. Kaya kung hindi magbabago yung batang ito, ha, pwede akong maniwala sa kanya na sumusunod siya sa magulang. Man, siguro paminsan-minsan sumasablay din, pero at least meron siyang desire na sumunod sa magulang. Ha? Tanungin ko nga kayo, sino mga batang merong desire naman kayong sumunod sa magulang? Meron. Taas ang kamay. Ibig sabihin ng desire, gustong sumunod sa magulang. Taas ang kamay. Oh, kita mo? Kita mo? Hindi pa lahat? Tinatanong ko na nga lang kayo, sinong mga anak na gustong sumunod sa magulang? Taas ang kamay. They have the desire. Pag maliwanag na tanong, makikita mo, they have the desire. Pero ang tanong ko lang, bakit matitigas ang ulo ng mga batang ito at hindi sumusunod sa magulang? You know why? Dahil maliit pa lang ang pag-estima nila sa salita ng Diyos. Kaya nga kailangan nila ng magtuturo. They need someone who has a compassionate heart for them. Amen. Yun ang kailangan nila. Ay kung tayo ng magulang, napapagod tayo magturo sa ating mga anak. Pabihin mo natin sa ating anak, pag lumapit nagpaturo, bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na, alam mo na ang gagawin mo. Ha? Kaya gustong-gusto mo na lang pasamahin yung mga anak nila sa church. Punta kayo sa church. Kailangan nyo ng salita ng Diyos. Kailangan nyo matuto. Parang hindi na nga kailangan ng salita ng Diyos yung kanilang mga magulang. Pero ang totoo doon, sila ang pangunahin. Dapat makatanggap ng salita ng Diyos. Dahil wala silang ituturo sa kanilang mga anak kung wala silang alam sa salita ng Diyos. Amen? Compassion. Compassion, a sympathetic consciousness of others' distress, together with a desire to alleviate it. Ha? Meron kang desire na pagaanin yung kanyang buhay, pero hindi mo mapapagaan yung buhay ng isang tao kung alam mo lang tulong ay magbigay ng pera. Pag namilam mo sa'yo, bigyan mo ng 5 piso. Pag nangingisay ang tinapay, bigyan mo ng tinapay. Hindi po yan yung compassion. Yun yung compassion. Pag lumapit sa'yo, humingi ng tulong, may sasabihin ka sa kanya. Amen? Amen. Hindi mo lang siya basta bibigyan ng isda dahil kailangan niya ng isda. Tuturuan natin sila kung paano sila matututong mangisda. Amen? Kailangan natin magkaroon ng compassion. Tulad ng compassion ng Panginoong Jesucristo sa tao. Amen? Amen? Teaching is the language of compassion. Kung totoo kang nahabag sa tao, tuturuan mo yung tao. Amen? Pero wala kang ituturo sa tao kung wala kang alam. That's why we need to grow. That's why we need this team momentum of growth on soul winning. Amen? Napakahalaga po na maalaman nila na kaya tayo nagso-soul winning because that is our compassion on them.
Yan po yung habag natin sa kanila na pag hindi sila nakapakinig ng gospel, pag hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesus Kristo, sila po ay pupunta sa impyerno. Pag hindi nila tiyak ang langit for 100%, ang tiyak 100% pupunta sila sa impyerno. Kaya kinakailangan nilang maligtas. That's why we need to grow on soul winning. At ang gawin nating stimulant, ang gawin nating booster para patuloy tayong makapag-soul winning at patuloy tayong lumago ay yung compassion na pinakita sa atin mismo ng Panginoon. Yung compassion na sa tayo mismo ay nagbenepisyo sa mula sa Panginoon. Amen. Compassion. Amen. Alam mo kung bakit matigas ang ulo ng mga batang ito? Alam mo kung sinong trainer nila? Sino ang nagtuturo sa kanila? Ha? Alam mo kung sino? Computer. Yung sinabi ni Sir Mike? Ha? Computer games. Ha? ML Mobile Legend. Mga legendary na po sila. Ha? Mga TikTokers na po sila. Ah, bakit sila napupunta doon? Yun yung mga discipler nila. Bakit asan yung mga Kristiyano? Tamad silang turuan. Amen? Or yung Kristiyano mismo, merong double standard. Pag sa church, pag Sunday, maganda yung kasuotan niya. Maayos siya. Pag nasa church, maayos siya. Pero pagdating ng Lunes, pagbalik niya sa bahay, balik siya sa sanglibutan. Siya rin yung nagtuturo sa disciple niya kung paano maglaro ng ML. Pero linggo-linggo nasa church yun. Ha? Pero kalaro niya, unbeliever, na hindi niya pa nashira ng gospel. Amen? Ay, nakakalungkot yung kapatid. Ha? Kasama mo, pero hindi mo man lang naturuan sa kanya, hindi mo man lang naituro sa kanya yung ibig sabihin ng gospel. Hindi niya pa alam ang ibig sabihin ng gospel. Na ang gospel ay ibig sabihin ay good news. Hindi niya pa alam kung ano yung good news na more than 2,000 years ago, merong isang Diyos na nagkatawang tao in the form of Jesus Christ. Siya'y nagsakripisyo, pinako sa cross, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Hindi niya pa alam. Pero ginugoy mo na rin siyang maglaro ng ML. Ikaw Kristiyano ka. Ha? Sabi ko nga, wala kayong ibang trabaho sa bahay, kayong mga batang matigas ang ulo, kundi ML. Ha? Pag nakaupo na kayo at hawak niya na yung cellphone nyo, hindi na kayo mautusan ng magulang nyo. Nak, hugas ka muna ng plato. Mamaya naman. Nak, bili ka muna ng toyo sa simbahan. Ay, yung toyo sa tindahan. Sandali lang po. It sounds familiar. Kaya yung ML na yan ay nagtuturo sa inyo para maging masuwayin kayo sa inyong mga magulang. Ng ML na yan nagtuturo sa inyo para maging matigas ang ulo niyo at para maging tamad kayo mga anak. Wala kayong ibang alam na trabaho sa bahay kundi ML. Yun ang pinakamabigat niyong trabaho, mga anak. At yung mga pahinga niyo, TikTok. Ang main job, ML. Ang pahinga, TikTok. Di ba, no? Amen. Anak, kung wala pang nagtuturo sa iyo ng gospel, kung wala pang nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos, it's high time kung bakit ka narito, kung bakit ka napunta ngayong hapon na ito sa church na ito para magpasimula kang mag-aral ng salita ng Diyos. Kung meron mang nag-imbita sa iyo na isang soul winner,
Dahil meron siyang compassion sa iyo. Amen. Ayaw niyang mabaon ka na lang, malugmok ka na lang sa katamaran, sa katigasan ng ulo. Ha? May mga bata ngayon, kahit hindi maligo, hindi mag-toothbrush. Kinakailangan pang utusan maligo at mag-toothbrush. Ha? Huwag mo lang siyang pupok natin sa KML. Amen! Listen, 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 listen. Huwag matulog. Ah, pag meron kang katabing natutulog, sikuhin mo. Para magising. Amen. Compassion. Soul winners, gawin nating stimulant yung compassion ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga, kung talagang meron tayong compassion sa tao, magtuturo tayo sa tao. Amen. Because teaching is the language. No? Teaching is the language of compassion. Amen. And the second thing is, a familiar passage in the book of Matthew, chapter 28. Familiar po ito sa mga Kristiyano. Pero sa mga hindi Kristiyano, hindi po ito familiar sa inyo. I mean, kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia at inaakala niyong Kristiyano na kayo, hindi po ito familiar sa inyo. In Matthew chapter 28, in verse 18, starting in verse 18, the Bible says, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." The Lord Jesus Christ is telling us, yung kapangyarihan ay nasa Panginoong Jesucristo ng lahat. Both heaven and earth. At anong sabi niya sa church? Anong sabi niya sa atin, mga Kristiyano? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So anong magandang gawin natin, stimulant or booster? Ilagay natin sa ating mind, it is a command. We are commanded by the Lord Jesus Christ to go and preach the gospel. To go and teach all nations. Amen. Yun lang maisip natin sa mind natin. Pakita natin yung compassion ng Panginoon sa Jesucristo at nakatanggap tayo ng compassion na yan. Tayo ay naligtas. Nagbago yung ating buhay. Nanaunawa natin that is a command of God. Ngayon tayo ay kinukuman. Now go ye and preach the gospel. Diba mas magandang yun ang ating stimulant? Yun yung ating booster? Yun yung pangpalakas, di ba, sa computer, sa internet, meron tinatawag na booster. Anong ang trabaho niya, nagpapalakas ng signal. So, pag malakas ang signal, ibig sabihin, malakas yung reception, malakas ang transmission. So, yun yung kalakasan na yun, pag nakuha mo yung tamang mensahe, at sinunod mo yung mensahe, naunawaan mo na ito'y kuman ng Diyos, kuman sa atin ng Panginoong Jesucristo. Di ba napakaganda na ito yung nasa mind natin, ito yung nag-i-stimulate sa atin para tayo ay magpatuloy sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Pero na, maraming Kristiyano natatamad na sa gawain ito. Amen? Lalo na pag mainit, ang init naman. Pag umuulan, ang lakas naman ng ulan. Ha?
Pero alam niyo ba kung bakit yung church sa Jerusalem nung merong great persecution ay lalong dumami yung mga Baptist? Lalong dumami yung mga Kristiyano? Kasi bawat lugar na puntahan ng mga Kristiyano, sinishare yung gospel. Bakit? Ang naiisip nila yung compassion ng Panginoon. Ang naiisip nila yung command ng Panginoon. Kaya makikita mo, nag-multiply yung, when Peter preached during the day of Pentecost, 3,000 people got saved and got baptized and added to the church. And then nag-multiply. Dumami ang mga Kristiyano, nag-scatter the world. And people with the same heart, puso ng Panginoong Hesus Kristo na mag-akay ng kaluluwa. Ibang, yun ang magandang stimulant natin, booster natin mga Kristiyano. Para makagain tayo ng strength, at tayo'y patuloy na lumago. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. We need to grow. Amen. Kinakailangan nating lumago kung matagal-tagal na rin tayong Kristiyano. Kapatid, hindi ka pa marunong mag-soul winning. It's high time to learn the art of soul winning. Amen. We have no reason para hindi tayo makapag-akay ng kaluluwa. Dahil tayo ay recipient ng compassion ng Panginoong Hesukristo sa atin. Yun lang yung ibabalik natin sa tao. Amen? Na tayo mismo ay kinumand ng Panginoon. Ilagay lang natin sa may natin. Tayo ay kinumand. Tayo ay inutusan ng Panginoon na mag-akay ng kaluluwa. Go and preach the gospel. Go into all the world! Yan ang magandang booster. Because this is a command of God. Amen! Lagay po natin sa ating isipan yung mga bagay niya. Number two and last, sabi ko sa inyo, madali lang eh. In Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 3. In verse 18, a familiar passage in the book of Ezekiel. In verse 18, the Bible says, "When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor is speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand." Alam mo, maganda maisip mo dyan, the consequences. Ang magandang maging booster natin, stimulant natin, yung pagpapagana ng ating trabaho para sa Panginoon. Not only compassion, not only a commandment, but also the consequences na pag hindi natin sinunod yung command ng Panginoon, merong consequences, kapatid. Yun yung sinasabi kanina ni Brother Joshua. Pag nakasama mo na yung tao at nagkatingin ng kayo sa mata, alam mong gusto mo yung share sa kanya yung gospel, pero binaliwala mo. Sisingilin sa atin ng Panginoon yun. Pero hindi mo kinakailangan magkatingin ng kayo sa mata. The mere fact na kayo ay nagkatabi sa upuan, kayo ay nagkakwentuhan, sino man yan, kaibigan mo man yan, barkada mo man yan, kapitbahay mo man yan, mahal mo man yan sa buhay, tatay mo man yan, anak mo man yan, nanay mo man yan. Yan ay sisingilin sa iyo ng Panginoon. Yan ay sisingilin sa mga kamay natin ng Panginoon. We will stand before the judgment seat of Christ one day. Tatayo tayo sa hukuman ng Panginoon at yung mga bagay na hindi
natin ginawa, isa yan sa pagbagay na kinukuman sa atin at hindi natin ginawa, ay sisingilin sa atin ng Panginoon. Amen. Maganda ng stimulator yan, ha? Na pag nakatabi ka ng isang unbelievers, iniisip mo, unbelievers man yan, kahit believers pa, iniisip mong may church na to. Pero hindi mo na warningan. Na hindi mo man lang natanong, pag ikaw ba, kapatid, na matay, tiyak man pupunta ka sa langit? Ha? Pero wag naman ganun. Ako may nung una-unang mga bata na una-unang natutong mag-soul winning, siyempre, susundin nila yung tracks eh. Pagkatapos niya mga, free gospel tracks po. Pag ikaw ba naman, tiyak mo pupunta ka sa langit, ay magagalit po sa inyong kausap niyo noon. No? Huwag ganoon. Medyo pagandahin mo naman. Ha? Pagkaanin mo yung loob niya. Tayo, subukan mong gawin yan sa matatanda. Bigla kayo nagkaharap, sabi mo, ako nga po pala si brother. Kayo po si? Oh, yun yun, pangalan mo. Hindi ko narinig eh, manina. No? David? Ang pangalan mo? Oo, ganun pa rin. Ikaw, ano pangalan mo? Mahihina yung boses nila, no? Ganyan din ba boses mo sa bahay? Ikaw, kuya, kapatid, pangalan mo? Jan? Jan? Yan? Ano? Jan? Ano ba talaga? Ha? Chan. Ang hihina ng boses. Parang ganyan din boses niyo sa bahay, no? Baba mo yung ang pamo ko, anak. Sabihin ko sa'yo, pag ikaw ba naman tayo, tiyak mo pumunta ko sa langit. Halimbawa, diyan, ikaw matatawa lang. Pero pag sinabi mo yan sa matanda, ako po si Brother Rick. Ano pa pangalan niya, tay? Father Erning. Sir Erning, pag ikaw ba naman tayo, tiyak mo pumunta ko sa langit. Siya tiyak na kasi niya. Pero pag sinabi mo yan sa hindi niya tiyak, magagalit sa'yo. Baka sapaking ka pa noon. Ha? So pag-aanin naman natin yung loob niya, sabi natin, sir, di ba sigurado naman tayong mamamatay tayo? Ako nga, baka mauna ako sa inyo kahit mas matanda ka sa akin eh. Pero kung sakasakali po ba dumating sa inyo yung kamatayan, tiyak nyo na bang pupunta kayo sa langit? Di ba? Ibig sabihin, magandang pagkadinig niya, maganda din yung response niya. Di ba? Karimiyang sagot niya, ay hindi pa. Ay, wala namang nakakalam niya. So na yung time na maishishare na natin ng maliwanag yung gospel. Ha? Dapat maunawaan natin na pag yung tao na yan na na-encounter natin, yan man ay nakaupo natin sa jeep, yan man ay nakasakay natin sa bus, yan man ay nakasabay natin sa kalsada, yan man ay kamag-anak natin na minsan lang natin nakita, kung sino katrabaho mo man yan, kaklase mo man yan, o sino man yan. Pag hindi mo na i-share sa kanya yung gospel, pag hindi mo na ituro sa kanya yung kaligtasan, yung kaluluwa ng taong na yan ay sisingilin sa iyo ng Panginoon. It is our accountability to God. Kaya nga binigyan tayo ng responsibility. Ha, ang responsibility natin is to share, preach the gospel. Pag hindi mo na naibahagi mismong sa kasambahay mo, meron kang isang kasambahay, meron kang isang tatay, meron kang isang nanay na kasabay-sabay mong kumakain sa lamesa, sabay mong natutulog sa higaan, sabay mong pupunta kung saan man kayo mamamasyal, pero ikaw na nakakaalam ng kaligtasan, hindi mo na i-share sa mahal mo sa buhay, yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay rin, ay sisingilin sa iyo ng Panginoon walang araw. Yan po yung sinasabi ni Ezekiel. Amen. That's why I learned one quotation here or principles.
the most painful consequences. The most painful consequences we ever have or will ever receive one day as a Christian is our negligence to win the lost souls. Amen. The most painful consequences we ever have as a Christian is our negligence to win the lost souls. Hey, listen! Makinig kayong mabuti. Hindi po ito biro. Sisingilin sa atin ng Panginoon yung bagay na inuutos sa atin at hindi natin sinunod. Amen? At masakit po yun. This must be the most painful thing na pwede nating matanggap sa buhay Kristiyano natin. Yung ma-share yung gospel na ito. Yung hindi natin ito ma-share, ibig sabihin, ito'y may consequences, kapatid. Amen! Amen! Kapatid, hindi po yung biro. Lahat po tayo ay tatayo sa hukuman ng Panginoon. Ha? Habang ang Panginoon nakaupo sa kanyang trono, tatayo ka sa hukuman ng Panginoon one day. At ipapakita sa iyo ng Panginoon yung buhay mo. Ayan, sa malaking telebisyon na yan. Makikita mo yung buhay mo. Makikita mo yung lahat ng ginawa mo na maganda para sa Panginoon. At makikita mo rin yung mga bagay na hindi maganda na ginawa mo para sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Yun ang ating duty. For this is the whole duty of man. Ang duty natin, mga kapatid, ay sumunod sa command ng Diyos. Our whole duty is to obey the commandments of God. For God shall bring all things into judgment. Lahat ng bagay na ginawa natin, i-reveal ng Panginoon one day. Whether it be good or whether it be evil. Masama man o mabuti, makikita natin sa trono, sa harapan ng Panginoon, yung mga ginawa natin, meron tayong reward. May ginawa natin sa Panginoon, makakatanggap tayo ng reward. Pero yung hindi natin ginawa, yung palso natin, kapatid, makakatanggap din tayo ng consequences. And this, that must be the most painful consequences na pwede nating matanggap, mga kapatid. Listen, seryosohin natin to, Kristiyano. Baptist people, seryosohin po natin ito. Mananagot po tayo sa Panginoon pag hindi po natin na ibahagi yung salita ng Diyos. Meron po tayong accountability sa tao. Ha? Meron po tayong pananagutan sa Panginoon. Amen. I hope the message is clear. Jumong, hanyan ka ba? Tulad ng pangako ko, 30 minutes lang para makapag-preach ng 1.5 hours ang ating preacher. Ha? Momentum of growth on soul winning. Ha? Momentum. Stimulant. Booster. Ang gawin nating booster, the compassion of the Lord Jesus Christ. Ang gawin nating booster, it is a commandment of God. Ang gawin nating booster, that merong consequences yung hindi natin ginawa. O yung pinapagawa sa atin ng Panginoon na hindi natin ginawa. Lalo na sa larangan ng pag-aakay ng kaliluwa sa Panginoon. Amen! I hope that is clear. Amen! Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salat.
Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Saan ba lagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? At tayo makipag-usap sa Panginoon. Kung hindi mo patiyak na ikaw pumunta sa langit, kinakailangan mong tanggapin ang Panginoon Jesus Cristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Mamaya po yung ipapanurahin po sa inyo yan ang aming mga kapatid. Meron kong doubts, you want to talk to God, you can come to the altar and talk to God. Kung meron man tayong doubts sa ating pananampalataya at hindi tayo marunong mag-soul winning or natatakot tayo, napapahiya at nahihiya tayo mag-akay ng kaluluwa, think about the compassion of the Lord Jesus Christ. Think about the commandments of God. Think about the consequences na pwede natin matanggap mula sa Panginoon. Salamat sa natapos po namin pag-aaral ng mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. At patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Natigit ang aming mga first-time visitors, Panginoon Diyos. Kung meron po mga pong hindi ligtas sa kalagitnaan po namin, ay iligtas mo nga po, Panginoon Diyos, at bigyan mo po ng pusong masunurin para sumunod sa tubig ng bautismo. O God, salamat po, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mong kimbayad ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Naasahan po namin lahat ng dumapit sa iyong mga anak, na iyong mga anak sa gabing ito, itinugod mo na nga po ang kanilang pangangailangan. Uli, Panginoon, binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I hope mayroon po kayong panibagong matatandaan sa pinag-usapan po natin. Amen. Sorry. Alright, ngayon po ay nadako tayo sa pagkakilala ng ating mga bisita. Meron na ba tayong listahan? Meron pong nawawalang magulang. Alright, kasama po natin ngayon si Shane. Si Shane. Wow, welcome Shane. Thank you. Si Neil John. Neil John. Yeah, Neil John. Si Francis. Wow, welcome Francis. Si Dirk. Wow, welcome Dirk. Si Noah. Noah, where are you? Noah, yeah. Alam mo bang nasa Bible yung pangalan mo? Hindi mo alam. Alam niya. Si Klein. Klein. Klein, ikaw ba yan?
claim. Tayo kayo claim para pakita ka ron. Tingin kayo ron kasi na may camera doon, makikita kayo sa buong mundo. Sige. Tayo, tayo. Claim. Yan po si Klein. Ah. Oh. Medyo mahilig lang kasi magbilad ng araw yan, kaya na medyo nag-brown yung buhok. So si Sean Harwin. Sean. Ay, ikaw yun. Welcome, Sean. Si Dirt Sebastiana. Iba rin to. Dirt. Yeah, magkapatid kayo. Ha? Ni Dirt? Oh. Ni Dirt Sebastiana. Ah, si Bastia. Bakit si Bastia lang? Sebastiana. Saka si Dirt Leo. Okay, at ang apelyido nila ay Prias. Taga saan ka? Sa taga saan kayo? Amparo? Okay, mamaya tatanungin ko kayo. Mamaya mayroon akong kakilalang Prias ang apelyido eh. So, si Jenny Riprado Junsu ay mga first time dyan. Apo, mga taga na yan. Mga taga-tagig po yan. Marami dyan actually. Na, hindi na po sila bisita. May bisita tayo. Galing sa Tagig. Si Brother Romier. Ayan. Tapak tayo nga po. Ayan. Artista po yan. Artista po yan. Of course, mamaya ko na papakilala yung ating speaker, yung ating preacher. So, para sa... walong bisita. Wala na bang nadagdag? Si Cedric. Ma'am Bernadette. Saan po? Si Bernadette. Amen. Amen, amen. Kahapon ko pa ini-invite yan si Bernadette. Yeah, yeah. So, all in all, physical at first time visitors natin ay 10. Okay? Hindi natin nalagpasan yung kagabi kasi kagabi meron tayong 22 first time visitors. Ilan nga sa live streaming? Yung first time visitor lang po. So, humigit kumulang. Ako. So, welcome po. Pakitayo nga po mga bisita po namin. Pakitayo please. Pakitayo po. Ito. Tayo po, tayo po. Welcome po kayo. Kayo po ay nasa Christian Bible Baptist Church. Tayo lang, tayo lang. Sana, in a way, hindi ito una at huli niyong pagdalo, kundi pasimula ng inyong pakikipag-aralan sa amin. No, kanina yung mga narinig niyong nag-testimony, hindi po yun na... orchestrated, no? Yun pa'y totoong nangyari, yun po yung salita ng Diyos na nai-apply na sa buhay nila. Kaya inaasahan po namin, kagalakan po namin, makasama po namin kayo mula ngayon hanggang sa pumarito ang Panginoon, no? So welcome po, kami po'y tatayong lahat at kami kakamayan po namin or pipish bam namin habang kinakanta po namin yung I love that thrill that I feel when I get together with. Huwag niyo po nga alisin yung face mask sa mukha. Huwag masyadong ano, tama, social distancing lang po. A sight just to see all those happy faces, praising God in heavenly places. What I feel, that I feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos sumiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. O kainin ang pagmasdan ng ganyang tanawin. Ang Diyos lang pinupuri natin, na ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Amen. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. The thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all those happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God, wonderful people. Please be seated.
Please go back to your seat, please. Wala nang maingay habang bumabalik. Okay, makakapakinig pa tayo ng isang preaching. Another one and a half hour preaching. Pero bago yan, gusto kong batiin yung pinaka-blessed nating nanay sa gabing ito na merong kaarawan, si Nanay Lourdes. Nay, pakita yung nanay, pakita yung nanay. Siya po yung ating pinaka-matanda ngayon, tama ba? Walang mas matanda kay nanay, siya lang. Kaya marapat lang na atin siyang awitan kasi mamaya papakainin niya tayo eh. Awitan natin si Nanay Lourdes ng happy birthday. Kayong malalapit dyan, kamayan si Nanay Lourdes. Mamaya na natin siya kakamayan after ng service, no? Ready, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa pagsapit ng iyong karawan, binabati ka na rin may pagmamahal. At ang dalangin lalo pang pagpalain. Happy birthday, Nanay. God bless po. Pagpalain pa po kayo ng another. Ilang taon na kayo, Nanay? 78? Pagpalain po kayo ng Diyos another 78 years. Plus 78. Gusto mo yun, Nanay? Gusto mo, Nanay? Another 78? Nasa bonus na age na po si Nanay. Sabi ng Biblia, nasa 70 lang dapat tayo. Ha? 70 years old. So may 8 years ng bonus si nanay. Kayo mga bata, pagpatuloy niyo yung katigasan ng ulo niyo, hindi kayo makakaabot kahit na 8 years. O 18 years. No? Kasi sabi ng Biblia, yung nagpapahaba ng buhay, yung pagsunod sa magulang. Sige, huwag kayong sumunod para umiksi ang buhay nyo. Totoo po yun, sinasabi po yun ng Biblia. Ha? Kaya sige, tuloy lang kayong sumuway. Oh. Alright, ngayon po ay para sa ating maiksing announcement, maiksi na lang po, I promise you. Sa Sunday po ay ating anniversary Sunday. And we pray for our pastor. Kung makakapunta siya, mas maganda sana, no? Mas maganda. Pero ang nararamdaman ko baka, ang sigurado makakapag-preach po siya sa atin. Kaya lang baka hindi actual, kundi virtual. Well, maganda naman kasi makakasama natin yung buong church ng CSI, ang Taguig. So makikita natin doon sa screen, malalagay tayo ng big screen, makikita natin yung ating pastor preaching. Ibig sabihin na malaki rin naman, ibig sabihin ano 'yan eh. Sukat ng tao 'yan eh, yung malaking antog 'yan, projector, no? So para rin siya nagpipil sa ating harapan. Ang kaganda doon, makikita pa natin yung ibang churches. No? I hope na we just pray, no? At umasa tayo ang ating pastor makakapag-preach sa atin sa ating anniversary Sunday. And we're expecting more than 150,000 pesos. More than 150,000. 150,000. 150 people. First time visitors. Parang na-slip tang ako. So meron tayong in-expect na
more or less 150. Pag dumating yan physically, tayong mga miyembro, dun muna po tayo sa likod. At pauupoy natin na dyan lahat yung mga ating mga bisita. Kasi po dyan yung 150. Pero kung sakasakali pong hindi naman dumating lahat, at least merong more than 150 nasa virtual. I-encourage natin sila at least mag-virtual. Mag-virtual. Kaya yung goal natin, 150 first time visitors, hindi lang actual, kundi both actual and virtual. Amen. Kung ngayon pa lang, pwede tayo mag-invite ng inyong kapitbahay, ng inyong mahal sa buhay, nanay, tatay, kaibigan, barkada, kainuman mo dati, ka-addict mo sa ML dati, invitein niyo po sa Sunday para makapakinig ulit sila ng salita ng Diyos. Amen. So let's continue to invite people para sa ating anniversary Sunday, and let's pray for our goal. No, ma-attain po natin yung ating goal sa Sunday. At magkaroon po tayo ng baptism after makamula dyan sa ating mga bisita na yan. Well, magkaroon po ng maraming susunod sa Panginoon sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. So patuloy natin subaybayan yung patuloy tayong mag-involve sa ministry ng Panginoon. No, kung tayo ay member ng church na ito, o maaaring hindi ka membro pero gusto mong lumago sa pagiging Kristiyano mo, just tune in. Mag-tune in lang po kayo. Mag-involve po kayo sa ating activities from daily morning prayer, daily morning devotion, daily Bible reading. Meron po tayong prayer warriors. Meron pa tayong Bible studies, soul winning, visitations, follow-up. Let's get involved sa gawain ng Panginoon sa lugar ng Caloocan. No? Walang dahilan para hindi tayo lumago. Meron tayong bonus na mga program sa ating mother church sa CSI. No? Mula pa sa umaga kay Sir Michael, nagsulat sa atin kanina, ay kagabi, si Sir Michael, may programa siya from Monday through Saturday na new every morning. Ang laging topic niya doon ay doctrinal. Doctrinal po ang pinuturo ni Brother Michael, no? Sa new every morning. No? Daily devotion ni Sir Michael. Then, meron tayong impormasyong pangkalusugan at 11 o'clock. 12 o'clock ay Baptist lunch. Tuwing Webes, meron tayong Team Focus, Staying Alive, ang title niya. Ang programa, programa ng title, tama, title ng programa, I'm sorry. At sa tuwing Friday night, ay Team Preparation. No, yung mga binata at dalaga na handa na silang mag-asawa. Yung Team Focus, mga teenagers. No, mag-tune in lang kayo, i-punch lang sa inyong gadget o sa cellphones o sa computer, Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, at makikita niyo po lahat yung sinasabi ko. Sa oras, abangan niyo lang sa oras ng umaga, 7:30, 11 o'clock, 12 o'clock sa noon, no, noon time, at 8 o'clock ng gabi, Thursday and Friday. Okay, I hope wala akong nakalimutan. After ng ating anniversary, I'm planning tayo ay magkakaroon ng church retreat. Meron na po akong pinamimili ang tatlong venue kung sakasakaling papayagan po tayo. Na po, unang-una sa Batangas. Pangalawa, pag hindi tayo nakahinto sa Batangas, diretso tayo ng Bicol. Ha? Pag hindi tayo na umubra sa South, punta tayo sa North, Ilocos region. Pero kung sakasakaling sa Ilocos region, maraming, kasi dito sa parteng South, sabi niya, magdala lang po kayo ng kakainin nyo. So walang libreng kapagkain doon. Of course, no? Pero kung dito sa Ilocos region, magsasabi, kahit hindi po kayo magdala ng pagkain, sagot ko na. Marami pong alagang hayop doon po sa kagubatan namin. No? Kahit yung, ano na lang, kahit na yung baboy ramo lang. No, yung baboy ramo lang. Kumakain po kami noon. Mga kalding yan. Yan. Kahit na mga inabraw lang dyan. So, pag-usapan po natin after the anniversary. Pag na-hit natin yung goal natin, ha? Pero pag hindi, stay behind tayo. Kaya, let's pray for our goal.
And let's work for our goal. Amen. 150 lang yan. Now, 150 first time visitors on Sunday. Madali lang yan. Kung tayong lahat ngayon, magdadala tayo ng tig-isa, ha, ay meron ng humigit kumulang 100. I mean, magigit may 100. 100 plus na tayo. Hindi ko lang alam kung ano, magkano yung plus. O ilan yung plus. O, kaya, ano, patuloy lang natin i-maintain yung social distancing na ganyan, ha. Tapos, yung face mask, huwag yung aalisin. Face shield, yan. Para hindi tayo huhulihin ni Duterte. Ha? Maintain. Susunod tayo sa protocol. Amen? Ayan, tama yun. Mag-ingat, iba yung ingat. Maghugas palagi ng kamay. Huwag mong galing ka kung saan-saan, nakipagkamay ka kung kanino-kanino, huwag mong ilalagay sa bibig yung kamay mo, huwag mong ilalagay sa ilong, huwag mong ipapahid sa mata. No? Yan yung danger ng virus na yan. Pero hindi yan nakakatakot na virus. Kayang pagalingin kung malakas ang iyong katawan. Pero kung ikaw ay may sakit na, mag-ingat-ingat ka, kapatid. Ha? Amen. So, para lumakas ang ating immune system, ang magandang booster diyan, kumain ng gulay. Amen. Sino mga batang kumakain ng gulay? Taas ang kamay. Ang daming sinungaling. Sige, thank you. Okay. I hope kumakain nga talaga kayo ng gulay. Maganda yan para sa ating kalusugan. Alright? Tuloy-tuloy na po tayo. Tatawagin natin si Brother Joshua para Richie para magpaawid sa atin. Then we will hear the specials, the choir, and the specials before the main preaching. Amen. Amen. Shall we all stand, please? Let's sing the song, All Hail the Power of Jesus' Name. Page number one of your songbook, please. Page number one as the choir prepares. Awaitin po natin yung first and the last stanza of the song. Are you there? Amen? Are you there? Amen? On the first stanza now, ready? Sing. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Last answer now. With yonder sacred throne, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Please be seated. Thank you.
scripture.